Okay. I start recording na guys ha. Wala nang habol. Yung mga habol, hindi ko na i-accept yan. Okay, wait lang. Continuation to guys ng aking ano, sa video presentation kasi magpo-post na ako 20, 21, and 22. Part 20, 21, and 22. Dun sa YT channel ko regarding sa ano. Okay. Regarding din sa ano natin, subject matter natin dito. Para mapadali tayo. At mapabilis yung usad natin. And kung hindi ko nagtataka kayo kung bakit bilis-mabilis lumaktaw, punta kayo sa YT channel ko kasi doon ko na-post. Na-post ko na pala. Or na-post ko na. Hindi ko lang na-posted sa Google Classroom natin. I-check na. Hindi pa nga talaga. Hindi pa nga. No? Wala pang bagong post dito sa part 20 and 20. Ano pala to? Si Diane pala to. Wait na. Okay, wala pa nga. Mamaya ipopost ko yung part. Sa 10. 19 yun. 20, 21, 22. Ito pang yun. Tapos ito pang 22 na to. Okay. So make it sure to watch and also i-put your full name, year in section pag nandun kayo para makita ko kung may pumunta nga lang no? Nagabala man lang pumunta para makita natin. Pero I'll make sure to you that all the examination and I give in to you no? Kasi may mga sinasabi ako doon na tip pagdating sa exam, pagdating sa examination eh make sure na makapasok kayo kasi pag hindi kayo naka no? Manood eh wala rin kayo tip no? Nandun kasi lahat ng ibibigay kong kung paano yung exam na gagawin natin. Okay? Wait lang. Nakikita mo yung screen ko? Okay, we proceed to the 10 basic international human rights standard for law enforcement. Nandito na po tayo sa chapter, anong chapter? Wait lang. Unit 4. So, unit 4 na pala siya. So, baka dito ko nalang tapusin para dun sa midterm natin. No? Unit 5, 6, 7. Ito na po yung para sa finals natin. So, unit 4 tayo matatapos guys sa 10 Basic International Human Rights. And also, before midterm, ipopost ko tong PowerPoint presentation ko para hindi naman tayo may happen. Pagsasama-samahin ko na lang. Kaya nilang bahala magan. Sunod-sunod naman yung guys. Kaya makikita nyo naman yun. Hindi tayo magagrapan. Tapos also, I give a PPT presentation din sa CDIN 5 ko. Kaya tapos ko lang guys, no? Kasi pangit naman sa pagsanood sila tayo. Diba? And yeah, I have presentation also. Tapusin ko lang siya, tapos yan. Ay, hindi yan. Pangit yan. Bado yan. Eh, sabi. Gumawa ko ng mas magandang ano eh. Magandang PowerPoint presentation sa CDN PPT summarize presentation. Yan. Taposin ko pa yan guys, hindi pa kasi tapos eh. Pag natapos ko na I give to you para may idea tayo sa ating ano, sa ating reporting. And also hindi na kayo mahirapan kasi naka PowerPoint presentation na siya and hindi niya kayo magbubuklat-buklat ng mga libro niyo. Pero like I said, ayan, sa dispute resolution and crisis incident management case, no? This one is included to ano ba? Anong subject area ba 'to included, guys? Pagdating sa board. Saan ba? Anong subject ba 'to? Sociology ba o si Dayen? Or law? Leia, any from the class? Si da, ano bang ano 'to? Crime 6. Ah, sociology tama. Sociology 'to. So it means this is 50% in board examination pag kayo ay magtitake na. Okay. Bago lang subject na to guys eh, no? Siguro pagdating nyo na kayo na mag-fourth year at kayo na magtitake, iba na yung sistema pagdating sa board exam. Papatupad na po nila yung 11-1-3-1. Once you fail the examination, isang beses ka lang o limang beses ka pwede magtake, tapos eh magkakaroon ng refresher course kapag sa pang-anim na beses eh magtitake ka ulit. Kaya make it sure
dito pa lang, eh, talagang mahasaan na kayo ng gusto. Hindi kayo, ano, ini-inspire lang kayo yung guys kapag ganun. Kasi kapag, kahit sa dami nyo yan, eh, talagang mababawasan kayo yan. Kasi sa 4 year natin yan, alam ko, 15 or 20 na lang yata sila. Or 30, depende. Eh, hindi naman lahat yung mga graduate din. May mga irregular din doon ngayon. Okay. Iwasan nyo magkaroon guys ng 3 or 2.75 or kahit 2.50. Kasi you are third year student. Dapat ang maintaining average dyan is 2.25 up. No? Kasi alam ko 85 or 80 plus. Ang kailangan natin maintaining average. Kasi once na mayroon kayong ganun na mababa, eh, babawasan kayo ng subject. Alam ko, magiging erect kayo niyan guys. Okay. Kaya niyan. We have 10 basic international human rights standards for law enforcement. Number 1. Wait lang, nag-lag ako. Laggers to. Ito, sa pag-ano, pang-almusal to guys, yung una nating klase. Yung mga uunat-unat pa tayo eh. Yeah, medyo nakakaano siya. Kaka-stress. Nakita naman, no? Hindi ko na siguro lakayan kasi naglalag ako eh. Yan, nakita naman guys, no? Kasi naglalag ako pag pinu-full screen ko siya. Ewan ko kung bakit. Check ko muna kung ongoing recording. Okay, ongoing recording tayo guys, ha? Yan, we proceed guys to unit 4, the end of the chapter I can give to you for our midterm examination. Yan, so unit 4 po tayo matatapos para sa coverage ng ating midterm examination. Like always said, sa TOS natin o Table of Specification, I give to you before examination kung ano ba yung mga kailangan nating i-review, kung ano ba, multiple choice ba, enumeration, identification, depende po. Pero karaniwan, pag ako nagpa-exam, talaga multiple choice, no? So far, para ma-ready kayo pagdating sa board. So, CDA N5, guys, it's either I can give to you report writing, depende. Si sa CDA N5 naman kasi, guys, wala tayong makukuhang mga multiple choice kadalasan dyan. It's either enumeration or multiple choice, halo-halo. No, kasi 100 points kasi yung kailangan. Kailangan kong puntos pagdating sa midterm, pagdating CDN5. And make sure to you na review all the SPART police blotter report, SPART report, final report. Basta alam nyo lang yung proseso, madali lang naman yan. Okay? May proceed. The standard one. Ito, lolo. Napo-full screen nyo naman yata dyan. Eh. Nazo-zoomin nyo naman kapag sa cellphone nyo. Eh, no? Tama ba? Standard word 1, sorry, equal protection. Everyone is entitled to equal protection of the law without discrimination on any grounds, and especially against violence and other threats. Be especially vigilant to protect potential vulnerable groups such as children, the elderly, women, refugees, displaced person, and member of minority groups. Yan. Sa standard 1 guys, equal protection, lahat po tayo ay pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap pagdating sa pagpapatupad ng batas, no? Yan dapat nating panatilihin pag dito sa Pilipinas. Pero in real world, in reality, no, meron talagang mga bagay na nalalaktawan o hindi nasusunod, no? Entitled nga tayo sa batas, pero may mga bagay talaga kung dito sa realidad ang pagbabasihan natin, hindi lang sa libro, eh magkaibang-magkaiba. Mas minsan, mas pinapaboran kung sino yung mas mataas. At mas pinapaboran talaga kung kayo ay may pera na tinatawag, no? Yan yung mga bagay na hindi nasasabi ng libro, pero hindi, pagdating sa realidad, magkaiba. Okay? Pero, punta tayo dito sa ating pinag-aaralan, no? Kailangan natin malaman kung ano ba yung mga standard, no? Standard word, equal protection, para in terms sa board examination, kasi the purpose of kaya po tayo nag-aaral ay para paghandaan yung gerang lalabaan. Kailangan may bala tayo, no, pagdating sa gera. Kaya kailangan dito muna tayo sa libro, not in reality, kasi magkaiba po ang realidad ng buhay at magkaiba rin po ang pag-aaral natin pagdating sa libro. Tsaka lang kayong maging reality pag kayo ay nasa servisyo na, no? Depende sa inyo, no?
Kasi kahit anong buting yung tao pagdating sa servisyo, there's a chances na magkaroon kayo ng pagbabagong magagano. Changes, no? The only forever in this world is change, no? Lahat po nagbabago, no? Hindi po tayo, hindi... for example, ngayon, ganito yung ano natin, tapos set up natin pagdating sa midterm, tapos mag-iiba na naman, no? Depende. There's a changes. Pwedeng baguhin, pwedeng ayusin, depende. Pero changes is very ano, very unpredictable. Kaya nga sa kung sa word natin sa criminology, it's very dynamic, no? Changes is very broad para sa atin. Kaya dapat maging handa tayo sa pagbabago magagana. And hopefully Ched has been approved about the face-to-face classes, no? Pero according to the Ched, depende po daw kasi sa LGU sa pagpaing ng magulang kung magiging approved, no? Depende rin po sa dami ng kaso pagdating sa lugar. Sa Cavite siguro masyado marami. Tama ba? Marami bang kaso sa Cavite ngayon? In cases ng COVID? Tama ba, guys? Sino updated dyan sa Cavite? Hello? Hello, guys. May kaos? Madami pa rin. Yun ang mahirap kasi, guys, alam ko pagdating sa ano, sabi ng Ched, pag masyadong marami pa daw ang kaso, the least chances na magbukas ang face-to-face class. Kasi out of 59 na pinayagan nila o binibigyan nila ng pagkakataon ng face-to-face class, 30 lang po ang pumayag, no? 30 lang yung pumayag yung LGU, 30 lang din yung pumayag yung mga magulang na magkaroon ng face-to-face class. Ibig sabihin, yung mga magulang talaga or LGU, ayaw pa nilang magkaroon ng face-to-face class because of pandemic, no? Yung nagbukas po ang China ng face-to-face class during that time, nagkaroon ng third wave o second wave na tinatawag. Dumami ang kaso nila noon, kaya nga nagkaroon, sinarado nila ulit yung mga establishments nila. Pero sa ibang bansa, bukas na sila, no? Wala ng face mask. Sa atin kasi, tayo ay mga ano, unique kasi tayo, guys, eh, no? Marami kasing pasaway dito, kaya mas dumadami ang kaso. As of now, a million na po ang nahawaan ng ating COVID-19, no? Marami rin, 1,000 people died in COVID-19. Huwag po natin gawing ano, laro. Sumunod po tayo sa panuntunan. You are a criminology student. You know the rules and regulations regarding the health protocol that the Department of Health policies, no? Kasi kapag nagkataon, kapag kayo inawaan, damay-dami na, no? Pero like I said, yan, alam nyo naman siguro yun. Okay. Standard 2, guys. The respectful treatment. Yan. Hindi ko na siguro basahin, no? Para ano, mabilis tayo. Sa respectful treatment, guys, ito. Lahat po dapat ay pantay-pantay ang trato ng ating mga kapulisan, especially in law enforcement agency. Yan, no? Treat all citizen and victim crime with compassion and respect, with utmost consideration for the need for safety and privacy. Pag tayo po ay magti-treatment sa Standard 2 of 10 Basic International Human Rights Standard for Law Enforcement, you treat a person or citizen or mga biktima po natin with compassion, with full respect, and also yung mapapanatili po yung safety and privacy ng bawat Pilipino o bawat mamamayang Pilipino na ninirahan dito sa ating bansa. Why? Because if you do not respect yung respectful or standard 2 ng ating basic international human rights, that will be included to the violation, no? Kung pwede yung mga included po sa violation mo, no? Nilabag mo yung human rights na isa sa mga kailangan natin nyo pagdating ng panahon na kayo na mismo nasa servisyo. Okay? Only the court can determine their guilt or innocence. Ang Korte Suprema lang po ang magsasabi kung guilty or innocent ang tao. Hindi nyo pwedeng sabihin na kriminal ang isang tao kapag nahuli nyo kagad, ay kriminal ka, no? No, you judge a person, no? Magkakaiba kasi, no, guys? Pwede mong sabihin suspect, pero hindi mo pwedeng sabihin criminal. Because the only criminal, ang criminal po na found guilty na, nagkaroon na ng hatol ng Korte Suprema. Ba? Kung mababalikan nyo ang ating criminal justice system, magkakaibang meaning yan. Suspect, criminal, and accused. Kapag sa accused, ongoing trial siya. Kapag suspect, siya yung pinaghihinalaan, no? Pag criminal, they are found guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, magkakaiba po, no? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na kriminal ang isang tao until proven guilty, no? Okay. Standard 3, guys. Use of force. Do not use force except when
strictly necessary and to the minimum extent required under the circumstances. According to the basic international, do not use force until, guys, no? Kasi meron, ano, no? Meron tayong exemption to the rule. If there's a chances na life and death situation na, pwede tayong gumamit ng force. Pero, if there's a chances na hindi naman ganun kalala o wala namang armas ang tao, hindi naman siya grabe ka, no? Hindi kayang-kaya niyong handle, do not use force, no? Daanin sa daanin doon sa diplomasya, no? Kasi dito ngayon, talagang kapag nanlaban, no? It's either kulungan o cemetery ang daan, no? Depende. Yan pag sa use of force. Pero during the time of Auckland double barrel, no? Talagang cemetery ang daan kapag lumaban. Okay? Standard 4, guys. Policing non-violent assembles. Avoid using force when policing in unlawful but non-violent assemblies. When dispersing violent assemblies, use force only to the minimum extent necessary. Yan, guys, dun sa non-violent, no? Avoid nga yung using of force pag parang pares lang din sila ng ano sa standard 3. But dito, kung kinakailangan, no? Only nga daw, guys, if necessary, no? Kung may karaniwang kasi ang pinapawak kapag sa mga disturbance na may mga rally, papawak sa kanila mga batuta, no? Hanggang maaari yung mga batuta lang muna, tapos meron silang shield na tinatawag natin, ayun yung ginagamit nila, di ba? Ngayon, kapag nagkaroon ng tinatawag nating force, no? Kasi ito, dun kasi nasisira ang ating ano, PNP kapag gumagamit daw sila ng force, kasi sabi, ano, police brutality kaagad ang ano nang hinaing kaagad ng mga mamamayan Pilipino. Kaya, guys, no, pag mayroong disturbance, no, tinatawag yung Bureau of Fire Protection para ayan, yung tubig na lang yung gamitin para pantaboy sa kanila, no. Kapag sila ay nagpumilit, di ba? Yan yung mga non-violent assemblies na tinatawag natin. Para hindi naman masaktan, no. Para hindi naman tuluyang manong gumamit talaga ng weapon na tinatawag natin. Kasi that time na gumamit sila ng weapon in the life-death situation. Kung ang mga realista po ay may mga baril, syempre gagamit sila niyan, no? Kung mga realista ay may mga granada, gagamitan din talaga nila ng weapon niyan, no? Kasi kapag yun lang, pang pamatpat lang ginamit nila, eh hindi obra, no? Eh, pag lalapit pa lang sila, patay na sila kapag ganun. Kaya, i-defend sa situation, no? If necessary, gagamit po talaga ng force na tinatawag natin. Okay. Standard 5. Use of the lethal force. Lethal force should not be used except when strictly unavailable in order to protect your life or the lives of others. Yan, sa lethal, sa non-lethal, sa non-violent. Pag sa lethal force, guys, no? Parang nabanggit ko na rin sa taas sa force. Sinabi ko na if there's a life and death situation, talagang gagamit talaga sila ng weapon. Why? Because kailangan din nilang protektahan ang sarili nila. No, mga tao din po 'yan ng ating mga law enforcement. If they not protect themselves, paano sila makakapag-serbisyo sa bayan natin, 'di ba? Sabi nga ni Pangulong Duterte, pag nanlaban, tuluyan mo, 'di ba? Yung mga ganung bagay. Pero in a law enforcement agency, you as a future law enforcement, they conducted a more training program kung paano ba i-handle yung mga ganung situation. Yeah. Pero unfortunately, if there is a chances na life and death na talaga, eh kailangan mo talaga bumunot, no? Kasi buhay mo pa rin yung nakataya doon. Aanuin mo ang pagsiservisyo sa bayan kung ikaw mismo namatay na kagad. Pwede ka maging patriot na tinatawag natin, no? Makabayan. Pero dapat handa mo rin ano, handa ka rin lumaban para sa bayan. Hindi lang handa mamatay, no? Okay. Standard 6, arresting person on legal grounds. Only arrest person if there are legal grounds to do so, and the arrest is carried out in accordance with lawful arrest procedures. Ang arresting of a person, there's at a standard procedures, no, na tinatawag natin. Sabi dito, guys, in the legal grounds. If you arrested a person, depende po kung ayan. Meron tinatawag tayong warrantless arrest, tapos meron tayong tinatawag na warrant arrest, di ba? If you have a warrant arrest, you can arrest in a legal ground, no? Wala po sila masasabi diyan kapag kayo ay may warrant of arrest. If you do not warrant of arrest, yan, dun sila, mere invitation lang yung sinabi mo, no? Para sa custodial investigation, para sila ay ma-investigan mo.
they cannot refuse. Why? Kasi wala kang anumang pagbabasihan doon. Depende na lang po sa mga crime na warrantless arrest, no? We have hot pursuit, in flagrante delicto, caught in the act, tapos mga escape prisoner na tinatawag natin. Pwedeng gamitan, no? Yeah, that is a legal ground, no? No need to warrant of arrest or search warrant. Yan yung mga legal ground natin. Kasi lahat po dapat ng ginagawa nyo o lahat ng kilos na gagawin nyo in the future events na kayo na mismo ang nasa sitwasyon na pagiging law enforcement na tinatawag natin ay lahat po ay nakabase sa libro o nakabase sa batas na pinapairal po natin dito sa bansa natin. Because if you do not follow the proper procedure, they can reflect to you, no? Bounce back yan, guys. Babalik at babalik sa'yo yan. At kapag bumalik yan, doble pa, no? Pag doble yan, guys, nako po, Diyos mio, sayang ang pinag-aralan natin, no? Sayang yung 4 na taon na pinag-aralan nyo para sa bagay na yun. Remember the case of the yan sa Armed Forces of the Philippines, the Philippine Army during the times of pandemic, yung kasagsagan ng pandemic, di ba? Ano nangyari doon, no? Mga mag-graduate na sana, guys, no? Gagraduate na ng pagiging police nila kasi nasa FTP procedure na sila o field training program na sila. Pero ang nangyari, eh natanggal sila sa serbisyo because of the yan, yung sumunod sila sa pinuno nila na sarhento, no? Eh talagang ganun ang nangyari. If you do not know the rules and regulation, or you do not know the proper procedure in terms of the gathering of evidence or gathering of documentation of evidence, they can reflect to you, no? Kasi ang mali kasi nila, kinuha kaagad nila yung bag, no? Dapat tinayaan nila. Yan yung isa sa mga sinilip ng National Bureau of Investigation during na nag-conduct sila ng sarili nilang investigation, that they are planted of evidence, that they having a planted of evidence. 5 patrolman, ongoing degradation na sana sila, guys, no? Kasi FTP program na sila. Ang malala, nakasuwang kaagad sila, no? Ewan ko, na-dismiss na sila. Pero according to the media, they have a dismissal. Pero minsan kasi, guys, sinungaling din ang media, di ba? Sabi na dismissal, pero totoo, ano lang, nagkaroon lang ng switching kung saan inilipat na sila, no? Okay. Standard 7, detainees rights. Ensure that all detainees immediately after the arrest have access to their family and lawyer. There must also be given immediate medical assistance whenever necessary. Yes, guys, like standard 7, detainees arrest. Kapag po may dinetain kayo ng mga yan, mga suspect regarding the cases ongoing, kailangan po makontak agad nila the first immediate family, ikokontak po yan, no? Nandun po yun sa RA, yung mga mga batas na sinabi ko sa inyo, RA 9748, RA 7488, no? Nakalimutan ko eh. Pero nandun yun sa tatlo. Sa tatlo yun, guys, yung arrest, detain, depende yan. They need to have an immediate family contact agad and also their lawyer, no? Para alam kaagad kung ano ba yung mga susunod na hakbangin o susunod na procedure na kailangan niyang gawin upang mapanatili yung karapatang pangtao niya. And also, they have a proper medical assistance because if the detainee died in the prison and you do not have a proper medical assistance regarding his cases or his or her cases, that will be a bounce back na naman yun, guys. Babalik na naman sa inyo, no? Kaya po ang mga detainee natin, bago po pinapasok sa kulungan niya, binamedical muna sila, no? Why? Because kapag meron pong ayan, ito pala, may bugbog sarado, no? Dapat kasi kung bugbog sarado na siya sa labas, minedical nyo na kagad. Kasi, pag nagkataon na wala naman palang kagalos-galos yung tao, tapos lumabas sa medical, wala palang yung pagpasok niya, wala siyang galos. Paglabas niya, puta, bugbog sarado na, no? Black eye na, tapos hindi na makilala yung mukha sa sobrang bugbog. Ang unang sisisihin dyan, guys, yung police officer na nanghuli sa kanya. Pinasok mo siya dito, maayos siya according to the record of medical history niya, no? Tapos nilabas niyo sa dito, bugbog sarado na. Anong paliwanag ang magagawa mo do? Yan, the first proper procedure in terms of the detainee na talagang ipapasok sa kulungan, guys, ay minemedical muna yan bago sila, no? Kasi, guys, minsan ang gagawin diyan ay medical, di ba? Medical sila, tapos kapag hindi sila pag maayos sila, ilalagay na sila doon, no? Tapos yan, doon natitirahin. Pero kapag hindi mo sila medical the first time, tapos hindi mo sila medical to the first time, tapos paglabas, eh nako, iba na itsura.
doon ang mangyayari. Magkakaroon ng ano, discrepancy regarding that. Okay. Standard 8. Humane treatment or detainees. All detainees must be treated humanely. Under circumstances, do not inflict, intimidate, or nor tolerate any act of torture or ill treatment and refuse to obey an order to do so. Yan guys. Humane treatment or detainees. Pag sinabi natin humane treatment or detainees, lahat po dapat tayo ay makatao. No? Pag magtrato ng mga kriminal na tinatawag natin, ay suspect na magdating sa ano, mga detainees natin. Do not inflict the torture. Do not inflict any violence that you committed to the person. Because if you violate the guidance or if you violate the rules and regulation regarding the treatment of the detainees, bounce back na naman. Babalik at babalik sa'yo yan. Kapag bumalik sa'yo yan, doble pa yan. No, guys? Sayang pinag-aralan nyo pag nagkataon. Standard 9. Refusal to obey unjust orders. Do not carry out order or cover up extra-legal killings or enforce disappearance and refuse to obey any order to do so. Refusal to obey unjust orders, guys. Ito, pag sinabi natin, Nita. Wait lang guys. Okay, hello. Narinig ba ako? Okay, dito sa standard 9. Refusal to obey a just order. Do not carry out order or cover up extra or extra legal killings or enforce disappearance. And refuse to obey any order to do so. So, refusal to obey a just order, guys. Ibig sabihin nito, yung mga hindi tamang order, no? O hindi tamang pagbibigay ng order sa inyo. It's either you superior o yung mga taong kinakausap ko, guys, na sa loob sasabihin sa inyo. Baka pwede naman kami mo ulit, no? Pagbigyan mo naman ako. May mga ganun, guys, no? Kapag ganun yung mga nangyari, no? It's either the direct bribery, no? May magkakaiba tayo, guys, no? Sa kriminalo natin, no? Meron tayong tinatawag na direct bribery at an indirect bribery, no? Dapat refuse mo yung mga orders na hindi naman talaga tama, no? And also, yan, not only, kasi merong ano, doon sa, napanood doon sa Tulpo, meron sila sa PNP Maritime Group, nag-conduct sila ng ano, yung CIDJ nag-conduct ng investigation regarding the PNP Maritime Group. Kasi ang PNP Maritime Group daw ay naglalagay, humingi ng lagay para makapangisda lang yung mga tao doon. And also, that also, on the spot, live interview talaga, live action eh. Talagang humingi siya ng ano, sir baka pwede naman pag-usapan to, yung mga ganun, narinig siya dun. Bitag pa naman ang nagano sa kanya. Kaya mahirap yung mga ganun bagay siya, no? We need to refuse any order if they are not standard or they are not following the rules and guidelines, no? Depende po, no? Kasi meron kasi mga orders kapag direct sa command, no? Lalo na kung nag-order sa'yo, mas mataas ang rango talaga. Mga general na. Depende po. Kasi kailangan kasi, minsan may papel talaga, no? Yung commitment order na tinatawag natin, na ikaw talaga ay natasan para gumawa ng ganong bagay. Okay. Reporting violations. Report all violation of this standard to your senior officer and to the nearest prosecutor office. Do everything within your ability and authority to ensure steps are taken to investigate violations of this standard. Reporting violation, any violation that committed of a person o committed yung standard. Kung alam mo meron kang alam na nagka-commit ng violation, direct reporting ka, guys, dun sa mas mataas ang rango sa inyo. If you are patrolman, pwede kang mag-report sa staff sergeant nyo, sa sergeanto nyo, sa teniente nyo, sa major ng police station, depende. O direct sa prosecutor office, pwede kang mag-report, no? Depende sa sitwasyon at depende
kung sino yung pagre-reportan mo, no? Kasi mga pag may nag-report ka, dapat meron ka rin proper proper evidence of supporting documents na nagpapatunay na kailangan magkaroon o mag-conduct ng investigation regarding the violation thereof, no? Kasi hindi mo pwedeng mag-report na mag-report lang kung ikaw mismo wala kang sapat na ebidensya regarding the violation na kinumit regarding in human rights policy based policy, no? Lalo-lalo na kung sa human rights to, guys, kasi sa human rights they are very sensitive regarding the violation pagdating sa mga citizen natin. Kasi kailangan nating irespeto ang karapatang pantao na bawat tao dito sa bansa natin. Kasi kapag hindi natin nirespeto, papasok si HRBP dyan, di ba? Okay. And thank you. Konti lang yun sa 10 basic international standards. Wait lang. Pa-open cam nga ako na iba. Like I said, dun sa midterm natin, guys, I did not accept any excuses regarding our midterm, no? We have a live examination in midterm. I give your rules and guidelines kung paano magpa-midterm, no? I do not accept. Regarding that, I wrote the minus points if there's a midterm, ongoing midterm sa live natin. Okay? Open pa, open na kayo ba? Pasa nyo na yung ano nyo, reaction paper nyo. Yung iba, gineredan ko na yung iba eh. Dun sa CDN5. Part 1 ba yung pinanood ko sa inyo, guys? Tama ba? Opo, sir. Sige, sige. Tapos kapag may reaction paper, guys, pasa nyo na lang sa susunod ng meeting natin. Okay, sa Tuesday. Kasi alam ko may part 2 yan. O, sige. Sige, Arlan. Wait lang, ha. May ongoing debate pa, eh? Yes. Ah. Romani Nyosa. Okay, check ko. Wait lang. Sabi mo sa kanya, huwag kasi manood ng bold kapag nagkaklase tayo. Kaya naubos yung ano natin eh. Kaya naubos yung load siguro niya. No? Ayun ko sinasabi ko sa inyo, guys. No? Kaya naubos yung load nyo, kagagawa nyo rin kasi. Okay, guys. 1, 2, 3. Okay, guys. Ah, magkita-kita ulit tayo mamaya, no? 11 ba? Tama ba, guys? I hope may load na siya, sabihin mo, no? Huwag niya ubusin sa mga, ano, mga walang kwentang bagay. Alam ko, kapag ganito, tuloy-tuloy ang klase niyo, no? Tama ba? Yun. Iiwan ko sa ibang prof kapag ganyan ginawa niya. Sige, sige. Bye-bye. Maraming salamat. Thank you.